Okay, welcome po mga ka-Tekmob sa ating bagong vlog. Ngayong oras po na ito, salamat at nandyan na naman kayo na manonood. So bago ang lahat, ay nice ko po kayong i-welcome sa ating pong channel, Tekmobs for Fun. In this channel, what you see is what you get. Okay, so itong bagong vlog po natin mga ka-Tekmobs, kung maalala ninyo yung mga previous na mga videos natin, ayan, ay gumawa tayo ng isang DIY na eto, cooling fan. Yes, DIY po ito mga ka-Tekmobs. Ako lang po ang gumawa nito. Ayan. Alright, so bago natin ituloy, disclaimer mga ka-Tekmobs ha. Para lang po ito sa mga baguhan sa pagraradyo. Ayan. So kung eksperto ka na sa mga bagay na ganito, eh mukhang hindi para sa iyo ang video na ito. Okay, so para lang po ito sa mga baguhan, sa mga nais matuto, ayan, sa mga practical, ayan. Okay, magpatuloy tayo. So ito po ay DIY. Ilalagay ko po dyan sa description na box or area ng video na ito yung link mga ka-Tekmobs doon sa paggawa natin noon dito. Ayan, on how to make a cooling fan. Ayan, andyan sa baba, sa description box. Bisitahin nyo mga ka-Tekmobs, andyan yung link. I-click nyo lang para mapunta kayo agad doon sa may video kung paano gumawa nito. Ito mismo. Pero ngayon, mga ka-Tekmobs, ayan, for the sake na ma-refresh lang, ayan, para makatulong, makita ng mga nice gumawa, ayan, sa mga baguhan, sa mga pagdaradyo, kasi mahalaga kasi ito sa radyo. Para hindi uminit, para hindi masira, ayan, para tumagal yung servisyo ng mga radyo natin, especially mga base radios, ayan mga ka-Tekmobs, ayan, nalilimitahan, alright? Hindi ko naman sasabihin na pag may ganito, eh hindi na masisira. Okay, hindi po ganon. Ibig sabihin, itong makakatulong para humaba, ayan, humaba yung servisyo, yung buhay po ng mga radyo natin, okay? So sa vlog po na ito, sa video na ito, lalagyan natin ng switch, kasi nung ginawa ko kasi ito mga ka-Tekmobs ay hindi ko nalagyan ng switch, nakalimutan ko. Okay, sa kakaapura, excited kasi. Okay, excited mga ka-Tekmobs, nakalimutan kong lagyan ng switch. Kaya lalagyan natin ng switch. Yun lang yung gagawin natin ngayon. Napakasimple, ano? Napakasimple. Maglalagay lang tayo ng switch niya. Ito. Ayan, para hindi hugot kabit doon sa may power supply. Okay, so ito na. At ito na nga, mga ka-Tekmobs. Ito na po yung ating blower fan, cooling fan na DIY. Ayan, so ang project natin ay maglalagay tayo ng switch. Nakalimutan nating lagyan nun ng switch. Nirerekta na lang natin sa power supply para gumana. Pero syempre, pagka i-off mo, nakakaabala na tinatanggal pa ito. So lagyan natin ng switch. On and off. Dito natin ipuwepwesto. Ayan. Para anytime, at least on off mo lang, okay na. So ang kailangan lang natin ay of course switch tsaka wire. Ayan. Then dito puputulin natin tong positive. Ito yung lalagyan natin ng switch. Dito tayo maglalagay sa positive. Okay.
Okay, mga ka-tech mobs, tapos na. Nalagyan na natin ng switch. Ayan. So, lalagyan natin ng glue gun para pang hold dito sa switch. Ayan, no? On tsaka off. Alright, so pinadaan natin sa taas para ayan, at least malinis naman kahit pa paano, diba? Ayan, DIY lang po ito, DIY. Ayan, nasa description box mga ka-tech mobs yung link kung paano gumawa nito. Nasa description box. So ikabit na po natin sa kwan, sa base radio. Ipakita ko po sa inyo ang kanyang itsura. Ayan, sa base radio. Okay, ikabit. Ito, kakasya kahit na Yaesu FT2980. Yan, sinukat ko po doon. Kaya sakto-sakto siya dito yung Yaesu FT2980 maging yung Kenwood TM261. Ayan, so dito po sila sa ilalim. Ayan, ikabit na po natin para makita po ninyo kung ano po ang magiging itsura niya pagka meron yung base. Eto na mga ka-tech mobs yung ating blower fan, cooling fan para sa mga base radios. So ito na po, nilagay na natin yung Yaesu FT2980. Ayan, pasok po yan. Okay, tanggalin ko po ah. Ayan, diba? Papasok mo lang. Ayan. Alright. So, ayos na ayos yung ating cooling fan. Ayan po ang side niya para makita ninyo. So, tutok na tutok itong sa ilalim. So, andun yung ating switch pagka-off natin. Ayan, pag hindi naman kailangan ng cooling fan, so, pwedeng i-off. Ayan, pero pagka mag-modulate ka na, ayan, i-on mo lang. Ayan. Ayos. Sa FT2980, pasok na pasok yan. May sobra pa ang space. Kahit may bracket, mga tech mobs, ay pasok na pasok kahit may bracket itong 2980. Sinukat ko po yan. Okay. Igabit naman natin yung ito. Kenwood TM261 na may bracket. So ito na po yung Kenwood TM261 na mayroon pong bracket. Ayan o. Okay. Kabalikat Civico 3195. So mayroong bracket po yan. Ayan. Pag di naman kailang mag-blower, di i-off. Ayan. Hindi naman umiinit to kapag naka-standby lang. So, halimbawa, makipag-modulate ka, di i-on mo. Ayan. Ayan, oh. Ayos, mga ka-tech mobs. Mag-login tayo. Knowledge, your station, KB3119, with the personal handle of Kenwood TM261. Signing of the name, 10-0-09-41-Sinili, Santiago City. Maglagin tayo mga ka-tech moves. I hope to match you again tomorrow for the another edition of the net. More power and again, that was the station of Sir Comet. Your station is now properly logged and cleared. 33810 for the net. Kabalikat Civicom 3810. Yun, pasok din. Welcome to the net. Likewise, 128, magandang gabi din sa inyo at maging sa mga 41s on 10-8. This is Kabalikat Civicom 33810 with a handle of 777, transmitting from my 99 Kabarugis Quirino 225 Nagbukal Base. Back to you, sir 128. Magandang gabi and more power. Mabuhay ang Kabalikat Civicom.
Malincher Station, KB6810, with a personal handle of 777, advising at Penny 10-0-99, Kabarong Iskirino, 225, Nagbukel Bay. For the sir for joining and supporting the Kabalingap Netcon. I hope to catch you again tomorrow for the another edition of the Net. More power and God bless. Again, that was the station of Sir 777. Your station is now properly logged in. Ayos, ayos, ayos. Okay mga ka-tech moves, so yun lang yung ating demo. Ayan, nakita na ninyo yung itsura ng ating cooling fan, which is very good, adjustable anytime. Ayan, pwede mong itutok kahit saan. Okay, so ang kagandahan nito, dalawa yung cooling fan, malakas parehas yan. So napakabilis lumamig yung heatsink ng Katech Moves. Napakabilis lumamig yung heatsink ng mga radyo. Ayan. So yun lamang mga Katech Moves, sana po yung nag-enjoy kayo kahit papano. Ayan, sa simpleng ginawa lang ibinidyo pa natin. Kasi ang isang hangarin ko ay of course ma-refresh itong ating DIY na cooling fan. Ayan. Para makatulong naman sa mga baguhan sa pagraradyo. Ayan. Para lang po sa mga baguhan. Ayan. Kung expert na po kayo sa mga bagay na ganito, pagpasensyahan nyo na lang po at hindi po para sa inyo to kung expert na po kayo. Para lang po ito sa mga baguhan sa pagraradyo na sana'y makatulong po sa kanila. Yun lamang, magandang buhay at magkita-kita po tayo muli sa susunod na mga videos po natin. So paki-share, paki-like po ang video na ito, pa-subscribe na rin at paki-hit yung notification bell para maabangan nyo po yung mga iba pa pong mga videos na i-upload po natin. At ito po ang inyo pong lingkod, ang inyo pong channel, Tech Moves for Fun, na nagsasabing sa Diyos lamang umasa at wag sa sariling pangunawa.